ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maaano, tumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sabihin nyo nga po, bagong buhay. Ito yung ating ikinagagalak sa ating pagdiriwang. May isang taong nagbagong buhay. Diba? Ganun naman, no? Masaya tayo kapag ang isang tao ay nagbagong buhay. Nagdiriwang tayo kapag mayroong nagbago. At ito ang narinig nating kwento sa ating unang pagbasa. Ayon sa ating unang pagbasa, isang Hudyo na tapat sa Panginoon itong si San Pablo o Saulo. Bago nagbago ang kanyang buhay, Saulo ang kanyang pangalan. Nag-aral ng kanyang pananampalataya at masugid na naglilingkod sa Panginoon itong si Saulo. So, ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Kasi naglilingkod sa Panginoon, tapat na Hudyo, no? Tapat siya sa kanyang pananampalataya. Ngunit, medyo iba ang kanyang pananaw. Iba ang kanyang pagtingin. Dahil siya'y masugid na lingkod ng kanyang Panginoon, dahil siya'y tapat na Hudyo, pinag-uusig niya at pinapatay ang mga sumusunod sa ibang daan maliban sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, ang lahat ng tagasunod ni Jesus ay kanyang pinupuntirya, pinapatay, inuusig. Kasi yun yung kanyang pananaw, na dapat ang kanyang Panginoon ang sinusunod, hindi si Jesus. Iwanag po, hindi siya masamang tao, pero iba yung kanyang pananaw. Iba yung kanyang paningin. Kahit siya'y pumapatay at umuusig. Tama bang pumatay at mag-usig ng tao? Diba hindi? Hindi. Pero iba yung pananaw niya. Iba lang yung pagtingin niya. Yun ang tingin niyang tama. Kasi tapat siya sa kanyang pananampalataya. Ngunit nagsimula ang kanyang pagbabago nang makaengkwentro niya si Jesus sa pamamagitan ng isang matinding liwanag at tinig habang siya ay papunta sa Damasco. Siya'y nabulag. Pero nanumbalik ang kanyang paningin sa pamamagitan ni Ananias at sabihin sa kanya at napatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Nagbago si Saulo nang patotohanan niya
ang kanyang nakita at narinig. Tatlong bagay po ang pwede nating mapulot sa kwento ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Tatlong bagay na pwede rin nating makita sa ating pagbabagong buhay. Una, ang pagbabagong buhay ay isang engkwentro sa Diyos. Ayon kay Pope Francis sa ating Santo Papa, sabi niya, we are only Christians if we encounter Christ. Ang karanasan natin sa Diyos ang siyang nagpapakristiyano sa atin. Kung hindi dahil sa karanasang iyon, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Kaya nga, madaming deboto ng Poong Jesus Nazareno. Napansin niyo po ba? Ang dami, di ba? Ang daming deboto. Ang daming sumisimba kapag Biyernes. Bakit? Dahil sa kanilang karanasan sa Poong Jesus Nazareno. Dahil sa kanilang engkwentro. Pero hindi sinasabing nagbago ang kanilang buhay. Nagbago lang, no? Biglang napasimba na sila. Biglang nagkaroon na sila ng debosyon. Iba pa yung pagbabagong buhay. Kasi mas malalim iyon. No? Ang pagbabagong buhay, pagsunod sa Diyos. Pero ganun. Nagbago, yung dating hindi sila nagsisimba, bigla silang napasimba. Dahil sa kanilang engkwentro kay Jesus. Si San Pablo, nagsimulang magbago nang dahil sa kanyang engkwentro at karanasan kay Jesus. Pangalawa, ang pagbabagong buhay ay pagiging mulat sa isang bagong pananaw. Sabihin nyo nga po, mulat. Kasi iba, nakapikit na eh. Mulat. Si San Pablo, nabulag. Bago siya nagbagong buhay. Ito po ang disposisyon ng isang tao bago magbagong buhay. Siya'y hindi nakakakita ng malinaw. Maaring ang tingin niya sa isang bagay ay tama, pero maaring nabubulagan lang siya. Gaya ni San Pablo, di ba? Sabi ko nga kanina, no? Di ba? Hindi naman siya masamang tao, pero mali lang yung pananaw niya. Mali lang yung pagtingin niya. Nabubulagan lang siya. Kasi tapat naman siya eh. Tapat siya sa pananampalataya niya. Yun nga lang, parang may mali. May malabo sa kanyang ginagawa. Yan ang nangyari kay San Pablo. Nabulagan siya. Ngunit, naibalik ang kanyang paningin. At siya'y naliwanagan. At nakakita ng bagong pananaw na nagdulot sa kanya ng pagbabago. Nagkaroon ng bagong pananaw, naging mulat sa bagong pagtingin, siya'y nagbago. At pangatlo, ang pagbabagong buhay ay pagiging saksi sa kaniyang mga nakita at narinig. Ang isang tao na nagbago ay natuto mula sa kanyang nakita at narinig. Gaya ni San Pablo, kung hindi niya nakita ang liwanag ni Jesus, kung hindi niya narinig ang tinig ni Jesus, walang San Pablong nagbago. Dahil nakita niya, narinig niya si Jesus, siya'y nagbago. Hindi po ba ganoon? Kapag yung nagtuturo sa'yo, bigla mong naunawaan yung kanyang sinasabi at naging saksi ka ng kanyang sinasabi, ikaw ay nagbabago. Yung sinasabi ng isang magulang sa anak, anak, mag-aral ka. May mga anak na hindi nakikinig. Naririnig, pero hindi nakikinig. Magkaiba po yun. Tama? Naririnig natin yung ingay sa labas, yung ingay ng electric fan, pero hindi natin pinakikinggan. Ang pinakikinggan natin, yung ako na nagsasalita, yung paring nagsasalita. Parang ganun, di ba? Pero
magkakaroon lang ng pagbabago sa iyong anak kung yung narinig niya sa nanay ay kanyang isinabuhay. Naging saksi siya. Yung sinasabing mag-aral, nakita mo, nag-aaral na. Hindi na lang niya narinig. Nalaman mong siya'y nakinig. Mga kapatid, ito pong tinuturo sa atin ng kwento ng pagbabago ni San Pablo. Pagbabago, mangyayari kung mayroong engkwentro sa Diyos. Kung tayo'y magiging mulat sa isang bagong pananaw. Panghuli, tayo'y magiging mga saksi sa ating mga nakita at narinig. Amen. Ipanalangin